dapat natin maunawaan, alamin, tandaan na ang tunay na kaligayahan, ang wagas na kaligayahan at kasiyahan, ang walang hanggang kaligayahan at kasiyahan ay makakamtan sa kabilang buhay kapag tayo ay nakapasok na sa paraiso. Tayo ay naghihirap dito sa mundo. Naam! Naghihirap tayo dito sa mundo. Gumagawa tayo ng mga gawain. Ang mga gawain pagsamba, may paghihirap. Ang pagsasala, may paghihirap. Ang pag-ayuno, buong araw ka nag-ayuno, may paghihirap. Ang pag-hajj, may paghihirap. Ang zakah, ibinibigay mo ang iyong yaman para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kahirapan. Subalit, matatamo natin ang walang hanggang kapahingaan at kasiyahan pag tayo ay nakapasok na sa paraiso. Mapapalitan ito lahat kapag tayo ay nakapasok sa paraiso. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilarawan niya ang mga tao sa paraiso. Sinabi ni Allah, وَقَالُوا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Sinabi ng mga tao sa paraiso, salamat kay Allah! Ang papuri at pasasalamat ay natatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagtanggal sa amin ng kalungkutan at kahirapan. Alladhi ahallana daral muqamata min fadlihi, na kung saan kami kanyang ipinasok sa paraiso. Wala yamasuna fiha nasabu, wala yamasuna fiha lugub, na kung saan dito sa paraiso ay dito namin nakamtan ang walang hanggan kaligayahan, na wala, kung saan nawala na sa amin ang paghihirap at lumbay. Si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ay tinanong siya rahimahullah ta'ala, ya Imam, mata yartahul mu'min, kailan magpapahinga ang isang mananampalataya? Subhanallah. Tinanong si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kailan makakaramdam ng pamamahinga ang isang mu'min? Sinabi niya, kapag nayahbang na ng isang mu'min ang kanyang paa sa paraiso, ay saka lamang siya makakaramdam ng kapahingahan, kaligayahan. Kapag nayahbang mo na ang isang paa sa loob ng paraiso, ay marasakan natin, mararamdaman, matatamo ang walang hanggang kapahingaan at kaligayahan. Subhanallah. Ipagkaloob nawa nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. At ipunin tayo, pagsamasamin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus na katulad ng ating pagsasama-sama sa lugar na ito. Barakallahu.